Hi everyone! For today's video, samahan niyo kami dito sa Shrine of Our Lady of Mercy ng Novaliches para ipagdaos ang unang araw ng Novena.
Thank you.
Maybe bloopers, maybe mistakes.
But nevertheless, maganda doon is nagsama-sama tayo and we are with the Lord. That's the grace that we see. So I hope that even though you cannot be physically present here, we try our very best sa Facebook Live, I'm very grateful that you can impart also the messages, the grace to others. Hey, Father, ano naman po yung inyong mga mensahe or mensahe na pwede nyo po iparating sa ating mga viewers na hindi pa nakakakilala kay Inanahaw? Okay. First, yung mga taga-Novaliches, minsan nawala sa mindset na this is the mother church of the entire Novaliches, whether you be in Caloocan or in Quezon City. Siyempre, Novaliches was, shall we say, a very active community. Pero nung, during the time of the revolution, dito nagsimula ang revolution. In a sense that talagang pinili talagang i-downgrade ang Novaliches. And yun nga, para hindi na mag-atlas ulit pa mga tao. Nawala talaga ang tao dito. Church was burned. I think at that time, people had to leave. You know, parang nawala ang sigla dito. But you see, now Novaliches is getting more and more people coming here. So sana we can build some tradition here, and then you'll discover the grace here in Our Lady of Mercy, the roots that we have here at Our Lady of Mercy. So, minsan, lalo na yung medyo natin sa Commonwealth area, parang hindi pa nila, kasi hindi dumadaan sila dito, parang hindi nila napupunta dito. And for those who are not from Novaliches, you know that this is a shrine, and with our affinity to Santa Maria Maggiore, we offer you so much grace that yung indulgence, plenary indulgence, that I think is so important. I could consider that even more important than the honor given to Our Lady, the image of Our Lady, the coronation. So that is honor, but really the grace is far more important that we receive the grace. So I hope you can participate. Come here if you have the time physically to be here. Ask for prayers, pray. The Virgin Mary has never been known to deny anybody's prayers, no matter how possible, how impossible it is. From the very simple to the very sublime, there will always be grace. I assure you, grace upon grace from this Church of Our Lady of Mercy. Thank you po, Father, sa panayam na ito. Hi, guys! Ngayon, ang kasama naman natin ang isa sa mga server ng Our Lady of Mercy na si... Hello, ako nga pala si Jilea Manalastas. Ano ka nga pala dito, Jilea, sa Our Lady of Mercy? Isa ako member ng choir. Isa ako sa choir ministry. At yung choir group ko ay Our Lady of Mercy Music Ministry. Yes. Jilea, dahil ikaw ay nagsisimba dito at nagsisilbi dito sa Our Lady of Mercy, ang nais kong tanungin sa'yo, ano yung mga naging kahilingan mo kay Mama Mary na natupad na dahil sa iyong pagsisilbi at sa iyong pagdedeboto sa kanya? Kasi ako, sa 5 taon kong pagsisilbi kay Mama Mary, marami na siyang prayers na nadinig. At isa doon yung, siguro yung pwede ko sabihin, yung pagbibigay niya ng courage at pagpapalakas niya sa aming pamilya na kahit dumaan yung iba't ibang problema o katulad ng pandemya, patuloy niyang binibigyan ng lakas yung kalusugan namin, kalusugan ng lola ko, na mas humaba pa yung buhay at patuloy na magsilbi sa kanya. Ay, nakakatuwa naman yung mga prayers mo pala. At nakakatuwa na si Mama Mary talaga yung nakikinig sa iyo. Ngayon naman, Jilea, maaari mo ba silang hikayatin yung mga hindi pa nakakapagsimba dito or baka meron sa kanila na gustong mag-serve? Ayan, so para sa mga nanonood, sa ating viewers, maaari kayong magsimba o kung gusto nyong mag-serve kay Mama Mary, magpunta lamang kayo dito sa aming parish, ang Diocesan Shrine and Parish of Our Lady of Mercy sa Novaliches,
para bisitahin ang ating mahal na ina ng awa? Dahil nasa music ministry ka, di ba? Open ba ang music ministry? Pwede ba silang sumali? At paano nila gagawin? Ayun, at dahil lamang at na-open up po natin na yan, magkakaroon po tayo ng audition at magiging open sa lahat ang ating music ministry at maghintay na lamang tayo sa ating mga susunod na announcement na ibibigay sa atin ng ating choir. Ayun lang. Saan naman nila may kita yung announcement na yun? May kita ba yun sa FB page ng Our Lady of Mercy? Yes po, makikita natin yun at ipopost naman nila yun sa ating FB page na BSPOLM. Lalagyan na lang namin sa screen ang kanilang FB page. Okay, thank you, Jalea. Thank you po, Ate. God bless you so much. God bless you po. Ngayon guys, kasama naman natin ang isa pa sa server ng Our Lady of Mercy na si Vince Semeno po. Vince, ano ka dito sa Our Lady of Mercy? Ano po, isa pong sakristan, tsaka ano po, isa pong nice of Columbus. Ah, so dalawa pala organization mo. Yes po. Bali, dito sa Our Lady of Mercy, ilang taon ka nang nagsisilbi? Actually, 5 years na po. Mag-6 years ngayon, 2023. Wow, malapit ka ng 6 years. Congratulations, you're so blessed. Na pala Vince, dahil nabanggit mo yan, na 5 taon at mag-aanim na taon ka nang nagsisilbi. Ano ang naging kahilingan mo sa kaina ng awa na natupad na? Ay, siguro po yung long life po sa akin, tsaka sa family ko, at tsaka sa ano po. Pag-aaral ko po na bigyan po ng lakas ng loob para mapagtapos po sa pag-aaral at matupad yung mga pangarap ko sa buhay. Yun lang po. Ay, nakakatuwa naman. At dahil dyan, Vince, ano naman ang mensahe mo sa mga nanonood sa atin na hindi pa kilala si Our Lady of Mercy at sa mga gusto naman na mag-serve katulad mo? Ano po, wag po kayo panginahan ng loob na makilala si Mercy po. Ano, magsimba po kayo dito sa ating parokya na Shrine of Mercy. Saan naman sila pwedeng dumulog kung gusto naman nilang maging serve? Kung gusto nyo pong maging sakristan, ano po, makikita naman po ito sa Facebook page ng ating simbahan. Tsaka po, pwede po kayo lumapit sa office. Hanapin nyo lang po si Kuya Rod. O kaya magtanong po kay Jasper. Yan naman po. Okay. Thank you, Vince. God bless you. Ngayon, kasama naman natin ang isa sa staff dito sa Our Lady of Mercy. Tita, ano po palang pangalan ninyo? Maaari po makikapakilala sa ating viewers. Hi, ako si Flora Ballesteros ng Our Lady of Mercy. Kayo po ay isang staff at handog. Ano po ba yung handog? Para po sa kaalaman nila. Ang handog, isa sa naninilbihan, nagsiserve sa simbahan, at nangungulitor. At yun. Kung kayo naman gusto nyo mong sumali, punta lang po kayo sa opisina, hanapin na si Rod Santos. Thank you, Tita. Tita, meron pala akong itatanong kayo. Dahil matagal ka na dito sa Our Lady of Mercy bilang staff at bilang handog, ano naman yung mga naging panalangin mo sa kanila na natupad na? Nang patapos kong anak, isa na siya ng architect. Sa pamamagitan lang na? Pag-staff ko dito. Oh, congratulations. Meron pa po ba kayong ibang mensahe para sa kanila? Sa mga hindi pa nakakapagsimba dito sa Our Lady of Mercy? Punta po kayo dito sa Our Lady of Mercy. Magsimba po kayo. Bisitahin mo yung may gusto yung kami dito. Marami po kayong makikita dito. Magandang po. Thank you, Tita. God bless you. Thank you, Ren. Thank you, Tita. Thank you, guys. Bye-bye. Lagi kita lagi nalagay, babaw ang tiyan.